let's talk about realistically then. Para sa inyo, no? Alam natin, syempre, ang pinakasimple na sagot niyan, bakit si Mark Magsayo? Kasi si Mark Magsayo ang sikat, si Mark Magsayo talaga, makaka, ano siya ng magandang reaksyon. Pero, sa tingin niyo, kung kayo, no? Kung realistically, ano ba ang division at sino ba ang dapat hamunin na pwede niyang talagang makalaban na realistically na kaya niyang makalaban o pwede niyang makaharap sunod? Who do you think? Kung mayroon kayong pangalan. Coach Ricky. The Broner. Magandang, okay. Mas magandang anuhin niya, Sir Pao, si, ano, si Nabariti. Kasi magkalapit lang yung ano timbang nila eh. Pwede niyang kunin yung timbang na yon, doon niya labanan si Nabariti. Actually, Coach, malabo rin si Nabariti. I'm gonna do a real talk to you guys. Wala siya sa ranking, hindi siya pwedeng lumaban ng ano champion. Ano he's yung rank? Di ba may rank siya? Di ba may wala siyang rank? Rank inactive si siya ano for the longest time. Wala siya sa ranking, yung brother. Yung longest time. Pero doon na siya. Eh. Nag-number one na siya, di ba? Sa WBE, si Jack. Dati, pero because of inactivity, wala na siya sa ranking ngayon. So, kailangan niya muna magpa-rank. So, ang kaya nga sinasabi ko, are there any Filipinos or non-Filipinos na pwede niyang makakalaban sa tingin niyo na posible talaga mangyari? Because I'm gonna show you the ranking, ah. At gagawin ko to ng separate commentary para pakita ko kay Jack na ito yung mga hamunin niya na pwedeng talagang pumalag sa kanya sa 126. But sa featherweight, ito yung ranking natin. Tandali, ah, para mas makita niyo. Okay, so wala po siya dito sa ranking na to, sa apat na yan. Wala siya yun. Mark Magsayo is number 5 here. Yan o, Mark Magsayo number 2. Wala siya dito. So, imposible siya makalaban sa belt. Because in order for you to fight for a belt, you have to be ranked. Or you have to be, kagaya ni Magsayo, eliminator. So, this is why, and let me transition and promote this one. This is why I want you to keep watching Powcast Sports. Kasi sa Powcast Sports, makikilala niyo ibang mga Filipino boxer. At dahil dyan, papakilala ko sa inyo kung sino ang mga Filipino sa featherweight na sa tingin niyo magandang niyang makakalaban. At para mabigyan talaga ng laban. Isa-shoutout ko talaga to sa mga promoter na kilala ko na ilaban si JHACK TEPORA sa Pilipinas ng malaman na kagad natin. Also, I wanted to promote September 4. Nasa Pangasinan po ako promoting local boxing scene. Charlie Suarez versus Lawrence Rosas. At ito po ang ating mga featherweight ngayon. Nangunguna po si Mark Magsayo. May kilala ba kayo dyan? Shoutout Chef Lex TV. Alam mo, nakikita ko dyan, yung Pete Apolinar, Gio Santissima, parang magandang ilaban. Yung number 2 at saka number 3. At alam nyo kung bakit? Sorry guys ha, alam nyo kung bakit? Because dati siyang sa Omega eh, yung Pete Apolinar sa Omega Boxing Promotion eh. So it'd be great if the former promoter, kasi kaya siya hindi lumaban, kasi in-expire daw niya yung kontrata niya sa Omega. So naisip ko, medyo siguro mayroong rip sa kanyang dating promotion, eh, he can fight his former promoter inside the ring. So that would be a good story. But kayo, may kilala ba kayo doon, guys? Sa listahan? Dilara? Para sa akin, sir, ano eh, ang pinaka nakikita kong fit na fit sa fighting style ni, ano, ni Tipora ay si, ano, si Gio Santissima. Gio? Sir, Gio Santissima kasi diba, nabigyan din ng pagkakataon si Gio Santissima to ano to fight Nabarete di ba sa world title, kaso nga lang minalas of bali ito yung ano ito yung nakikita ko na map sila dito at si ano ngayon Santissima ay nagpapanalo pa rin sa kanya mga laban hindi katulad ni Jack na inactive nga, so bali ito ang nakikita kong magandang laban kay ano kay JHACK TEPORA para to prove himself, tapos mag-ranking siya, and then
patas ng patas. Tapos sabi naman niya kanina, di ba, next year tuloy, malay natin, magpapanalo muna siya, tumaas ang ranking, and then baka bigyan ng pagkakataon. Nasa kanila yon, nasa pag-uusap nila yon. Pero santisima muna. Alright, Viramix. Hello po. yung tinatanong mo Sir Pawa, no, sabi nga nung isa na ano na si Sir yung nasa US ba si Sir yung kanina. Sabi ni Sir ano, huwag niyang hilain si Magsayo. I think naman hindi naman talaga intention nito ni Magsayo. Ni Tepora. Let's take ano, ako para sa akin lang ano, tinitingnan ko kasi mga kapwa natin Pilipino naman 'yan at alam naman natin ang Pilipino. Lalo na pag mga boksingero, mga humble talaga yan at mabababa talaga ang mga ano niyan, ang mga puso niyan. Kaya lang matatapang talaga yan at matitigas talaga yan. Siguro nga, ako tinitingnan ko ito si Tepora ngayon, it's a matter of ano niyan ito, pagmamarket. Wala kasi siyang Sir Pawano eh. Wala siyang kilala na masyadong maaari niyang targeting kundi si Tepora, ay si Magsayo. Kasi si Magsayo ngayon yung ano, si Magsayo ngayon yung nasa limelight ngayon. Na maaaring pwede siya ngayon i-trust talk pabalik. So pupwede sila mapag-usapan. Hindi man matuloy, umatuloy man ang kanilang bakbakan, pareha silang dalawa makikinabang sa pag-aangas ni Tepora. Kasi pag-uusapan at pag-uusapan sila, pag narinig na ito. At sa tingin ko lang Sir Pao, ano, dahil ang promoter nga pala ni Tepora ngayon ay isa ring sister company ng MP Promotions or ng nila Sir ano, Sir Gibbons. Malamang talaga, ang tinitingnan ko rito, instead na labanan niya itong mga Pilipino na kamukha ni Gio Santissima, magagaling naman sila, no? Pero why not kung kumuha na lang sa mga medyo nasa mga 15 o kaya ranking na ibang bansa naman. Kasi total, international naman ang kanyang promoter, so madali na nilang mahilot yan ngayon. So parang ginagawa ngayon ni Tepora, marketing strategy ito, na para mapansin siya ng ibang mga boxer. Uy, teka, mayroong isang Pilipino doon ah. Kayang-kaya na natin ito. First round lang ito pinabagsak ni Scandon. Maganda lang record nito kasi hindi ito nakalaban sa ibang bansa. So pagdating sa US, pwede nating gawin yung stepping stone. Maganda ang record eh. Isa pa lang ang talo. Ngayon, dahil diyan, pwede siya makakakuha ng international fight dahil sa paggamit lang niya sa pag-nindrap lang niya kay ano. Kaya Magsayo. It's a matter of marketing strategy ito. Nayabangan lang talaga tayo dahil hindi siya nanalo ng huli niyang laban. Ganun lang yun. General, ano, yung interview ko, sinabi ko sa kanya, bakit hindi ibang taga-ibang bansa ang amuni natin? Pinapahamon ko sa kanya si si Navarrete. Ayaw niya eh. Dinerecho ko, hamunin natin si Navarrete. Ayaw niya amunin. Si Gary Russell, ayaw niya amunin. Kasi nga, hamun lang naman. Kasi nga Sir Pawano, alam mo naman wala siya sa ranking. Alam niya rin 'yon na hindi talaga siya pwedeng patulan kasi wala siya sa ranking eh. Kumbaga itong Pilipino si Magsayo, para bang yung pride na rin ni Magsayo. Ang kulit mo ah. Inasar mo ba ako? Sali ka nga, patulan nga kita. Pero may gets ko na ibig sabihin mo eh kasi si Magsayo mas nakakaintindi sa kanya. Kasi mas may reaction siguro. Pero I get the point. At saka mas ang target market niya, Filipino, talagang pag Pilipino rin ang inasar mo, eh, Pilipino mag-react. Kaya tayo lahat nag-react ngayon. So, kita mo naman ha, nagtagumpay si Tepora, bakit kanyo? Yung yes, channel niya naman, lumaki yung kanyang channel. Tapos, napag-usapan siya. Tingnan mo ha, may mga sikat tayong boksingero, sila Nietes, sila, sino pa ito, si Wonderboy. Wala, hindi masyado na ano, mga magagaling sila, pero ano, asan sila? Wala, hindi na mapag-usapan. Okay. Kailangan mo talaga mag-ingay. Panahon na ito ngayon para sa mga maiingay na mga boksingero. Wala na tayo talaga. Pasensya na dun sa ating bansang kamao. Ako naman, all out naman ako sa kanya. Pero panahon na ngayon ng ano, maiingay. Pag-ingay na lang ngayon, kayabangan na lang ngayon. Panahon ng maingay at mainit. Gaya ni Viral Mix Reaction. Eh, dami mong followers dito sa channel ko eh, no? Ay, shout out nga pala sa inyo. Pasensya na kayo. Na-miss ko kayo ha. Salamat okay. Ha. Andiyan okay, pa rin ngayon. Kasi kaya si Carlo Reyes, pinaka-avid fan mo yun eh. Lagi-lagi, kahit anong sabihin mo, agree sa'yo. Brian, may sasabihin ka ba? Nagtaas ka na kamay bigla, eh. Bigla akong nawala. Tawagin ito, Sir Pao. Kasi yung last na interview mo, parang
may ano ako doon na sinabi yata yun ni Kuya na total nag-angas ka na rin lang, panindigan mo na lang lahat. Tapos wag ka nang pumili ng mga kalaban. Parang angas ka na lang eh, wag yung pabalik-balik. Yeah. So, ako wala akong problema sa mga angasan na ganyan. Gusto ko nga yung ganyan. Tama. Pero yung panindigan natin. Yeah. Na ako ng last day. Last na lang yun sir pa, magpapaalam na rin po ako. Okay. Sinabi ko na rin kay Jack yan eh. Sabi ko, wag selective angas. Angas na lang, although all throughout. Manalo matalo, angas pa rin para stay in character. Ayan. Sige mo.